So ito guys, kasama po natin sa Cebu, Chairman ng Aksyon Demokratiko, Sir Ernest Ramel. Kamusta po ang Cebu trip so far, Sir Ernest? Alam mo, napakaganda ng pagbisita rito sa Cebu, no? Napakainit na pagtanggap ng ating mga kababayang Cebuano kay Mayor Scott Moreno Dumagoso. Magmula po kanina dun sa Barili, hanggang dun sa Dumanja City and then dito sa Mualbual. Kitang-kita po natin na mainit ang suporta at gustong-gusto po nila ang mga plano at mga iniisip ni Mayor Scott Moreno para sa kanila kung papalarin tayo maging pangulo sa susunod na 2022 elections. And yung Aksyon Demokratiko din po, ang dami din po ng nilaki sa Visayas region po, ang dami pong mga bagong kandidato. So kamusta naman po yung Aksyon Demokratiko dito sa Visayas? Tama ka diyan, Mark. So far, marami tayong naging kandidato rito sa Visayas region. Dito sa Cebu, sa Leyte, sa Bohol, marami po tayong naging kandidato, no? At sila ay nagtatanong nga kung kailan naman papasyal sa kanilang mga probinsya, no? So yan ay inaayos po natin at hopefully ay makadaupang pala din natin yung ating mga kandidato. Kasi ngayon ang ginagawa muna ng ating Mayor Scott Moreno Dumagoso is to consult with the sectors, no? So in due time, kikita-kita din tayo ng ating mga kandidato sa Aksyon Demokratiko. Final words po, Sir Ernest, para po sa mga kababayan po natin sa Cebu at sa Visayas. Kami po ay muli natutuwa sa inyong mainit na pagtanggap dito sa Visayas, lalo-lalo dito sa Cebu. Sana ay patuloy niyong tangkilikin ang si Mayor Scott Moreno Dumagoso para sa pangulo, no? At ganun din ang Aksyon Demokratiko. Maraming salamat po sa inyong lahat. In the case of City of Manila, we have no problems with the people of Manila. Remember, yesterday, kumira kami ng vaccination. Nasa 131% na kami, first dose, and 125% second dose. Okay, yun yung 18 pataas. Pero ang goal lang na binigay sa amin is 70%. Remember? I'm just stating facts, no? Then again, yung nagbakuna kami ng bata, may bagong rule, A3. Tapos may produkto, Pfizer or Moderna. So, noong gustong-gusto na namin magbakuna ng bata, pero hindi pa allowed, pero alam na namin yung produktong parent sa bata, nagsinok na kami. Nagtabi kami na nagtabi ng Pfizer. Kaya nung Thursday, last week, nung in-announce sa pwede, Friday morning, nagbakuna kami ng A3. At talagang lumabas yung tao. Okay. Then, because, I don't know, through the help of MHD, efficient naman, mabilis namin natapos yung register ng A3, elevated kami to general population. As of last night, we have about 11,000 in a matter of 4 days. 11,000 vaccinated na 12 to 17. And today, as we speak, will be the largest mass vaccination. Kasi on top of the 6 hospital, yun yung initial namin, today is the launching of vaccination of 12 years old to 17 years old sa mga malls. So may vaccination na ako ng 18 pataas para merong foot traffic sa mall, may bibili, kikita ang negosyo. Ngayon yung senior citizen lalabas, yung kanyang apo lalabas, totos gas. O nabakunahan na, may negosyo pa. So kaya lagay namin sa mall. Now, kaya wala akong problema sa mga taga Maynila. So ako kung talaga nakikita namin pahirapan, baka, pero for now, we're okay. So I will not require it. Kasi naniniwala yung mga tao sa amin. So nagpabakuna sila. Bakit kami 100%+? Kasi pati hindi taga Maynila, nagpabakuna sa amin. Open policy kami. Diba since day one, alam nyo naman lahat na kahit sino, taas ang braso ko, tutupin ko. Basta gusto. Diba yun ang policy sa Maynila. So we're on track so far. Tapos, 23% ang aming occupancy rate sa COVID-19 field hospital. Tapos, nasa 15% lang ang occupancy rate namin sa 6 na hospital.
Tapos nasa 400 plus lang ang aming COVID at 2 million population night time. And it's been like that for the past 2 weeks now and 1,000 for the past 2 months. So, to cut the long story short, okay lang kami na walang gusto ko voluntary pa rin, pero gusto ko buksan ang negosyo, bumalik na ang eskwela sa bata, maganda buhay ang tao, learn to live with COVID-19 and go back to work safe. So yun ang, doon pa rin kami sa direksyon na nagbibigay ng resulta. So we don't want to change the rules in the middle of the ball game, and we don't want to change the rules that produces results. Last question. Last na. Okay na? Chicha na. Okay. Thank you.